Ito na lang ang natitira sa bahay ni Rick Foley sa Mayfield, Kentucky, matapos manalasa ang kumpol ng mga buhawi Biyernes ng gabi. So I jump into the little hallway where that doorway is, and it hit. You could hear the roar, my ears popped, and debris started coming through the doorway, and I just dropped down on my knees and covered my head, and it was gone in 30 seconds. Isa lang si Foley sa libo-libong residente ng Kentucky, Arkansas, Tennessee, Missouri, Mississippi at Illinois na tinamaan ng mga buhawi. Hindi bababa sa 100 ang tinatayang namatay. 2 araw matapos ang pananalasa, hindi pa rin makapaniwala maging mga eksperto sa tindi at lakas ng mga buhawi. Just unbelievable the timing of this, the intensity of the storms. And then the one central tornado that hit Mayfield, its path was almost 200 miles long. I've never seen anything like that. It just boggled my mind as a meteorologist. Ang pinakamatinding tinamaan ang state ng Kentucky. Isa sa mga lugar na maraming nasawi ang isang paggawa ng kandila. Mahigit 100 trabahador ang nandun nang tangayin ng buhawi ang bubong at wasakin ang buong warehouse. Sa ngayon, 4 pa lang ang nare-rescue. Hindi pa mabilang kung ilang libong katao ang sa ngayon ang naninirahan sa mga bahay na walang bubong at kuryente. Nangako na si US President Joe Biden ng federal funding para sa emergency declaration sa Kentucky. Jill and I pray, and I sincerely mean this, pray for those who've lost loved ones. But I want to emphasize what I told all the governors. The federal government will do everything it can possibly do to help. Inatasan din ni Biden ang Environmental Protection Agency na aralin kung posibleng may kinalaman ang climate change sa tindi at dami ng mga buhawi. Para sa mga residente gaya ni Foley, tila milagrong buhay pa sila. Gaya ng milagrong hindi natangay ang painting ng kanyang yumaong asawa. Aasa na lang sila ngayon sa tulong ng pamahalaan at ibang mga mamamayan para sa pagsimula ng buhay nila muli sa parating na malamig at madilim na Pasko sa Kentucky. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, walang Pinoy na napabalitang nasalanta ng mga buhawi, pero nag-alok na rin ito ng emergency assistance sa mga naapektuhan at nangangailangan ng tulong. TJ Manotok, ABS-CBN News, San Francisco, California.